Tapos ilang tarpyo? Tatlo. Reklamo ka pa, Marco. Huwag na magreklamo. Paminsan-minsan, once in a blue moon, magta-tarp. Nandito ako ngayon sa parking. Alas 4 ng madaling araw. Dito sa may ingat. Alas 4 ng madaling araw. Sana yung aking brake ay hindi nag-frozen dahil nag-pop out yung mga tawag doon. Naubusan ng hangin kahapon, tinisting ko kahapon. Pero yung loob ng truck mainit na dahil gumamit ako ng EPO. Warm na yung loob. Ang problema ngayon kung nag-pop out yung brake. Ah, nag-pop out ng brake. Ito yung ano ngayon, challenge ngayon. Naubusan niya ng hangin. Pero kahapon ng umaga, kahapon ng hapon yata, pinuntahan ko dito, in-start yung truck. So ito yung ngayon. Naubusan siya ng hangin. Now, nag-pop out siya. So yung brake, oh lala, huwag naman sana mag-lock. Brake ng trailer. Check ko lang is kumana yung gulong. Lagyan ko lang siya ng markings kasi hindi ko siya makikita ngayong gabi. Madilim lalo na sa trailer. Kung gumalaw sila or hindi. So, titingnan mo dito sa footprints ng ano. Lagyan ko lang siya ng markings. Nalabante ako ng konti. Yung sa ibang company, merong nakakalawit kasi dito na yellow. Makikita mo yung yellow na yun once na binaliko-liko mo yung trailer. Parang ahas ang pagka-abanti mo para makita mo yung yellow markings na gumagana. Gumana, ito yung markings kanina. Ito yung markings kanina. So hindi siya stuck. Stuck ang gulong. Yun, nawala yung markings. Yan ang markings. Yan ang markings. Hindi stuck. That's good. Yan ang markings. Alright. Pretty cool. Yan ang markings. Yan ang markings. Yan ang markings. Alright. Hindi stuck ang mga ano, hindi stuck ang mga brake drum. Brake pads. Hindi brake drum, brake pads. Yeah. Markings. Markings, yeah. At least hindi nag-frozen yung mga brake pads sa brake drum. Dahil mahirap yun. Lalo pag ganitong winter dahil gagapang na naman sa silalim. Naubos kasi yung hangin niya. No, pagkaubos ng hangin, magpapop out yung parking brake sa trailer at saka sa truck.
na naman ko dress sa kwan. Sa Saskatoon, kasi itong company na ito, Norseman Structure, hindi ko makita yung gate nila. Tapos nakapasok ako dito sa Liquid Bay. So atras na yung mga pinakakusgan ng atras. Bay! Oh my goodness. Hindi makita ang ilahang kwan. Hindi makita ang ilahang entrance. Dito nagtuyok na ulit doon. Animas beginning yawas ni. Before the river before proceeding. Lahi naman yung akong sublan na kankuha. Yan o, nakalagay all trucks. Hindi yung nasa isip ko, all trucks. Ah, ito yan. Kankuha, mali na naman. Dali na ako magtuyok. Yeah, U-turn ko ito pero parang malampot pa yata. George, how are you, George B? Nakailan rin sa tuwa, oh? Ha? Buti nakilala mo ako. Nagkamali ako ng entrance. Papunta ako dito sa Norseman. Ha? Doon sa kabila ka, mag-ano? Ito na. May subscriber tayo dito. Oh. Ang pangalan mo, pre? Bill. Ha? Bill. Bill? Nice meeting you. Super safe. Toilet rentals. Bisaya ka, di ba? Bilo, kisa kengon ba? Saan ni? Kanira ni. Saan ka galing dito? Oo, mag-drop. Paano kaya ako ikot dito? Aha, abante ako dito. Kaso lang, hindi ko may street yung truck. Abante doon. Atras talaga ako doon, ano? So, abante ko dito yung truck, atras ako doon. Saan ang pasukan yan? Ito. Kasi hindi ko makita kanina, nandun ako sa harap nila, pero po... Ay, diretso pa ako? Diretso ka na. Diretso. Pag atras ko, pag labas ko dito, kanan ako? Dito ka mo atras, dito ka, tapos dito. Dito, tapos kanan ko? Oh, power kayo nag-stepping ron. Asa ka nagigitan ninyo kaya? Gigitan ba ni sa Illinois? Illinois? Yeah. Asa ka sa to, ah? Ha? Surigao? Asa man? Surigao del Sur. Asa lagi? Asa repeat? Ha? Jatagon. Jatagon? Yeah. Ako man ang area before. Asa mo ka? Amo ba? Na-assign ako sa... Drive ka? No, sundalo mo ko sa una. Ah, sundalo ka? Sa ano? Sa bang, Skilling. Ah, sa Skilling? Bravo Company. Oh, sa Skilling, sa Jatagon, ginamis mo. Oh, yeah. Mm. Tapos, yung aming mother unit sa Santa Maria, sa Agusan Sur. Agusan Sur, sa... Pero yung mga agoy, area namin yan, dyan ako na-assign before, sa Skilling. May pulis na dati sa Q-Line. Oh, really? Adi, military yun. Ah, military yun, taga-Wasing. Oh, Marines. Si... Crisanto ba to? Oo. Umikot ako doon. Sabi ko, bakit iba na to? Lahi, dire ka mo. Dire ka. Baka pa rin. So, abante ko dire. Atras ko dito. Nagod itong main entrance gud. Kinapag mo. Asa man ang main entrance? Dire sa likod? O, sa kin. Norseman. Wala skiwin gud ka mo lagi. Wala skiwin mo lagi. Oh, wala skiwin lagi. Ako sa gitumbog ka ganina. Nagitanaw na ako sa GPS. Puro mang kutsi ang nalito sa tubangan. So naagnaan ni sila yung entrance sa truck yun, di ba? Oh my. Oh, shout out na ka? Oh, shout out sa taga Surigao. Okay. Katong airpads. Oh, di ko niya kabay, waya-waya kabay. Oo. Ha? Ang bahay doon, bayay, di ba? Bayay, Surigao nun. So, tagal ka na dito sa Super Safe? Ano ko? Ba't di ka na class 1? 8 years na ko. Ayaw mo mag class 1? Ayaw ko yung plano. Oo. Sige, invite ako mag class 1. Ha? Hindi ko pwede, katulog kayo sa iyo. Hindi ka pwede sa Longhol? Nangarap ko lang ito, magtaw. Ah, yun lang. At least ito, nakaka-uwi ka palagi, no? Oo. Okay. Unan ako. Oh, kaya... Sige kita magkitaan, Mark. Ha? Sige kita magkitaan. Sa vlog? Oo. Sakpan ka ako doon. Diregi ko naman ang sakpan, no? Oo. Nakakulay na ako. Kinsa mo rin ako, ay. Nakita ka, nag-anak ka na po. Agay. Sige, Bel.
So na timing ang panganatay subscriber dere nga maligaw na ako dito sa ano. Maligaw. Mali yung entrance na pinasukan ko. So manawa na lagi pa sa puti, lalo pag gabi hindi mo makikita yung curve. So doon, umistraight na ako doon. So atras muna ulit ako, bandi ako dito. Then atras ako para labas ng kalsada. Oh lala, ito pala yung entrance nila. Oh lala, nagkabuang pa ko dito katras, kagbuang kaya. Shipping and receiving. Yeah. Sabi nakaputan dito eh. An authorized driver, shipping, receiving. Asa mo yung shipping, receiving ano ba eh? Kagbuang nga ninyo eh. Nandito na ako sa unloading area. Sabi ko nga, naka-tarp pa siya, no? Pero ibababa lang nila doon, no? Yan, nasa gilid lang yung mga bakal na to. Tapos ilang tarp yun? Tatlo. Reklamo ka pa, Marco. Huwag na magreklamo. Paminsan-minsan, once in a blue moon, magta-tarp. So, tatapusin ko muna itong tarp. And unload nila, then malapit na lang yung queue line dito. Kisa ba, gingon nga, gikapoy ko. Wako ka po ya. Gihangat lang ka, gihangat. Yeah. Tapos na. Nalikom na lahat, pati mga bungee cord. Bungee cord nandun na. Naiangat ko na rin yung aking tatlong tarp. Hindi ako napagod. Hindi ako pagod. Hinihinga lang ako. Yeah, I'm almost done. So ilan na lang to? Apat na lang tong kukunin niya and then tapos na ako dito. No? Kasi minsan, alam nyo, yung maglagay ng tarp, I know gaano kahirap maglagay ng tarp. Ano, I know gaano, lalo na ganitong taglamig, ganitong winter time. I know, naramdaman ko sa inyo, yung mga nagtatarp dyan. Kasi itong sa Q-Line, once in a blue moon lang itong ganitong makakuha kami ng ganyang load. So, once in a blue moon lang itong mayayari sa Q-Line. But I know gaano kahirap maglagay ng tarp, gaano kahirap magligpit ng tarp. But, you know, ang kailangan na siguro, ano, natawag na mindset. Mindset. Matatapos din to. Magagawa ko to without any reklamo, no? Hindi ka nagre-reklamo. Hinay-hinay lang, tapusin mo yung trabaho, hinay-hinay lang, take your time para hindi ka nag-aabol ng iyong hininga. Dahil, siyempre, magta-tarp, maglilikom ka ng tarp, tapos gagamit ka ng puwersa, no? Gagamit ka ng energy. So, hinay-hinay lang hanggang sa matapos yung trabaho mo. So, kailangan laging mindset. Mindset. Matatapos din to. Huwag na lang magre-reklamo. Gusto ko magreklamo. Gusto kong tawagin yung mga demonyo eh. Yung mga yawa eh. Pero, nagawa ko naman siya. As in, malinis ang paglalagay. Di ba? Inangat ko talaga yan. Binuhat ko. Magaan lang naman yan, magaan. Pero itong mahirap eh, dahil madulas to siya. Yung isa ayos, kumakapit ito, madulas. Kaya masyadong bulky masyado itong isa. Pero yun nga, ano lang, mindset. Hinubad ko lang yung isa kong jacket na makapal dahil hindi ako makahinga sa sobrang. Parang nakukompress yung aking ginhawaan, ang akong ginhawa, akong pamati. So na, hininga, nakukompress siya. So, hinubad ko na, ganito na lang sunod ko. Dumi na, but, yeah, pantrabaho naman to. Ano pa nga, wala na pala, wala ng pulse holding to. Yeah, so, kailangan lang mindset, mindset. Mahirap, pero matatapos din to. Mahirap, pero gagawin mo to na dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Okay? And shout out kay Bell, yung na-meet ko dun sa isang subscribers na nagkataon na dumaan ako, naligaw ako sa aking pinasugan. Tama-tama, nandun siya nakaupo, kita daw niya ako nagbablog. Sabi niya, sa pinasugan to! Anyways, yeah. So, pagkatapos ito, diretso ako ng yard. Kasi itong aking truck, dadalhin sa shop. I don't know if I'm gonna stay dito sa Q-Line for a couple of days. Ayusin to kasi ira-write off na nila lahat yung mga claims ng insurance. Kasi end of the year na, no? So, ang matagal dito ito kasi puputulin to siya. Wewelding nga ng bago, pinturahan. Ito madali na lang to kasi ano lang to eh, may kapalit na eh. Ito baka pupukpukin galing sa loob. I don't know, yung isang tama dyan.
Yun. So madali na lang to siya. So but it takes around 4 days siguro, 3 days dito sa Saskatoon, but I don't know kung anong magiging plan nila after na mailagay siya shop. I don't know kung anong sunod, kung bibigyan ako ng ibang truck, pero I think hindi na kukuha ng truck para maglipat pa ako ng mga gamit ko, kasi kita niyo naman ang dami kong ililipat, kasi kailangan ko kukunin tong aking mga chain, ang aking mga straps, yung mga tire chains, no? Yung mga tarp ko, ibababa ko pa. Tapos yung aking mga gamit sa loob ng truck, ibababa ko pa. So it takes time. So siguro, hintayin ko na lang siguro matapos yung truck hanggang sa by the end of this week. Then matapos na siya. Then, so sunod yung kita, wala na to. Hindi nyo na to makikita. Bago na uli yan. So nagkaging salamat sa inyong pagtanaw. Shout out sa mga taga Saskatoon. Shout out sa mga taga Winnipeg. Mga taga Cagayan de Oro, daghang salamat sa iyong tanan, sa iyong magtanaw, sa mga OFW, sa lahat-lahat, daghang salamat. Thank you so much, keep safe. And, ay, tika nga pala, kaya pala wala na akong outro tsaka intro dahil nagkaroon ako ng, anong tawag doon, copyright doon sa music. Binayaran ko yung music, but pagdating doon sa YouTube, I think nag-back out yung gumawa ng music, kaya na-copyright ako ngayon doon sa yung keep on tracking at saka yung isa, yung intro, no? Yung parang lagabog masyado. So wala na, mapapansin nyo, wala na akong intro, wala akong outro. And then, yun sa aking Facebook, na suspended ako for 7 days, wala akong monetization kasi I think yung in-upload ko na Wyoming na load, yung mga nagtumba na truck, ayaw yata ni Facebook ng ganun, kaya suspension ako ng for 7 days, wala akong monetization. Kaya mapapansin yun, wala mo na akong upload dun sa Facebook dahil nga it's useless naman, mag-upload ako dun tapos wala din namang monetization. So hintayin ko mo lang 7 days matapos na aking suspension, then sa sunod mag-iingat na ako sa aking mga upload. So daghang salamat sa inyong tanan, keep safe and keep on trucking.